Kinwestiyon ng DepEd ang datos na mahigit 70,000 estudyante sa Bicol ang kung hindi no-read ay hirap namang magbasa. Nakatutok si Ian Cruz. 66 anyos na pero hirap pa rin sa pagbabasa si Mang Fernando. Hindi raw kasi siya nakatapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Katuntong rin ako, grade 3 lang. May na kaya ako tumulat. Bumasa? Maya rin. Ganyan din ang sitwasyon ni Aling Josefa, 92 anyos naman. 7 taong gulang pa lang, nagtrabaho na siya kaya hindi na nakapag-aral. Eskwela ako, grade 1. Pagbakas yung pinaswildo na ako. Ang problema sa pagbabasa, malaking hamon ngayon sa mga kawani ng Department of Education sa Bicol Region. Sa darasang Philippine Informal Reading Inventory nitong nakaraang taon, 76,000 na mga estudyante roon ang itinuturing na non-readers o hindi nakakapagbasa at struggling readers o hirap sa pagbabasa. Pero inalmahan yan ni DepEd Secretary Leonor Briones sa press con kanina sa Malacanang. Tila insulto kasi ang datos sa mga Bicolano. Exaggerated yan dahil hinalo yung nahihirapan sa Pilipino, nahihirapan sa English, tapos umabot sa 70,000. Aniya, magkaiba ang pagiging illiterate o mangmang sa mayroon lang difficulties. May mga estudyante rin daw na sanay magbasa pero hindi tugma sa grade level ang kanilang pangunawa. Yung paggamit ng yung precision in the use of the word do not know how to read, hindi ibig sabihin no read, no write. Kasi may mga kategoryan eh, nakakabasa pero hindi lubos na nakakaintindi. So iba't ibang level yan. Sinusuri pa ng DepEd ang resulta ng naturang datos. Sa ngayon, naglunsad ng Reading Proficiency Program ang DepEd Region 5. Si Teacher Nora, istrikto raw sa kanyang mga estudyante pagdating sa pagbabasa para masigurong natututo sila. I have this peer teaching or pair by pair, having the best reader with a slow reader in order for them to read and help each other. Kumpara sa ibang bansa, Pilipinas na nakakuha ng pinakamababang puntos pagdating sa reading literacy ayon sa Program for International Student Assessment noong 2018. Ang Bicol Region ang pampito sa may pinakamababang performance sa bansa, nanguna naman ng NCR. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.